si Spectrax pala yung puno ng poison, mali-baliktad. Nagkamali ako dun, sorry. Anyway, Patatas Origins TV. Hello, hello mga kapatatas at mga Spectraxians. Good morning sa inyo lahat. And bumuhos na naman ang snow kagabi. Kaya todo na naman tayo ng kayod ng sahig, ano? Anyway, we had a special episode yesterday kung saan in-interview natin finally si Spectrax about his beginnings, crypto, and everything. Kung hindi nyo pa yung napapanood, make sure to check it out up here. Lalagay natin dito yung link. And kung hindi nyo naman gustong pakinggan ang boses, it's still a great video dahil compilation yun ng magagandang laban ni Spectrax, ano? Okay, and on the other hand, maraming salamat. Umakyat ang ating mga subscribers sa 121. Thank you very much, you know. And ang views natin ay bumaba ng konti, but just the same, masaya pa rin ako dahil bumabalik pa rin ang ating mga regular viewers. And not only that, ano, meron tayong isang comment galing kay, let me see, excuse me, galing kay Jamie Place 216 2196, ano, and natutuwa ako sa iyong comment at maraming salamat, pinanonood mo yung mga video na ginagawa natin, no? And pareho tayo, kahit walang sahod, okay lang, lalaro lang, di ba? So nagtanong siya kung pwede daw palaro ng Axie version 2 at namimiss niya na daw. So I take it na siguro ang ibig niya sabihin ay gusto niyang magpa-scholar, ano? So again, Jamie or Jaime, hindi ako, or not Jaime, it is Jamie. Sorry, hindi ako manager, but actually minion lang ako ni Spectrax. So kung nakita mo yung sagot ko sa comment ko, please go ahead and check out the description. Meron tayong Facebook link doon, pwede mo akong kontakin sa Messenger doon. We can work it out kasi meron tayong isang subscriber viewer, si Joy, na natulungan na ni Spectrax, ano, and currently isa siya sa mga scholar ni Spectrax. So anyway, I'll be waiting for your message. Just make sure na magpakilala ka when you do send me a message, ano. Okay, and now let's get on with the show. Okay, so all right, at ang first match natin dito ay si JK Silencio. Okay, so ang kanyang team is composed of plant, beast, and fish, ano? Now, I know aquatic or aqua ang tawag nila dyan, ano? Pero para sa akin, isda yan. Tignan mo yung symbol niya, isda yan, isda, diba? Isda. Okay, anyway, just kidding. I hope hindi kayo matrigger nun, ano? But I'm more comfortable calling it fish. So, I hope you get used to it. Okay, so 39 ni Spectrax protektahan, ano? Well, naprotektahan niya pa rin yung kanyang mid lane at inabsorb niya lahat ng attack ng isda at saka nung beast ng kalaban niya, no? So that was still a successful defense. And dito naman sinimulan niya ng taniman ng lason ang isda ng kalaban. The only thing is, ano, dahil yung allergic reaction nito, wala pang debuff yung plant ng kalaban ni Spectrax, hindi masyadong na-maximize yung damage, ano? But not only that, nabigyan ng extra energy yung kalaban niya because of the carrot hammer. But the good thing is, patay na ang isda niya dahil 6 na lason ang naitanim sa ulo niya, ano? Okay, so dito naman sisimulan na ni Spectrax i-work out itong plant ng kalaban, as you can see, no? And patay ang kanyang mid lane. Patay ang mid lane ni Spectrax dun sa exchange, no? But that's okay kasi nakapagtanim siya ng lason, and here patay na rin ang plant ng kalaban. So open na yung beast niya. Mukhang nag-save ng energy yung beast, ano, para dito sa next round. But the thing is, pag nagtapat ang beast at ang Terminator, lugi ang beast kasi number one, mauuna yung Dust Termi. So may stun na siya, and then pangalawa, meron pa siyang Sticky Goo. So really, dalawa lang sa attack ng beast ang papasok, and tapos na ang laban.
Okay, ang kasunod na kalaban naman natin ay si Yami Scholar Main. Okay, so mukhang scholar siya ni Yami, no? So I wonder kung Yami yung pangalan or what the manager means is Yami, as in Yami in Japanese is dark, ano? So kung nanonood kayo ng Black Clover, yan ang diyan ko nalaman yung salitang Yami na yan, no? So Yami Maho, dark magic, ano? So anyway, that's besides the fact, dahil tapos na ang plantito ng kalaban niya at tinapos niya rin ang plantito ng ni Spectrax. Pero ang ganda ng exchange, ano, kasi nag-overkill ng dalawa yung kalaban niya, and not only that, nasayang pa yung isang gain energy na attack niya, no? But it doesn't really matter that much kasi sagana pa rin siya sa energy dahil ang dami niyang tail slap, ano, may naghihintay na naman tail slap dito, and then meron na naman siya dito nitong nasa na yun. Uy, nawala na, patay na walang kwenta. Okay, so wow, total domination na nangyari dito, no? Although in the end, dahil sa dalawang critical na matay yung mid lane ni Spectrax, ano, but this is pretty much wrapped up, no? So yan, nagmintis pa yung kalaban niya, and like I said, kahit nauna yung isda, here tapos ang kanyang buhay. Nice. Okay, dito naman sa laban na ito, ang kalaban niya ay si Ponzi, no? Ponzi. I wonder if this is a nod to the name or the term Ponzi scheme, ano? Now, sometime back, I'll try and look for it and put the video up here, ano? I'm not entirely sure, but I had to look up what Ponzi scheme means, ano? I had no idea, but merong somebody sa comments, I'll see if I can find this comment, lalagay natin dito yan. Or maybe it's in the video itself, ano? Kung makita ko yung video na ililink ko rito, na nagpo-promote daw ako ng Ponzi scheme or naluloko daw ako. But the thing is, as I mentioned at the start of the game, I'm mostly just playing this game for the enjoyment of it, and to make worthwhile content para sa inyong aking mga viewers, ano? So I haven't really been heavily invested on the money side of the game, although sa interview with Spectrax you'll find out that you can really earn dito sa game na ito, no? So anyway, I looked up that Ponzi scheme and I found out what it was, ano? So definitely hindi tayo, at least ako, hindi ako nang i-scam, ano? And as per our interview with Spectrax, he was earning as much as 6 figures in Philippine peso before. So mayroon talagang potential na kumita dito sa game na ito, no? Although tinanggal nila yon after nilang in-start yung Axie Infinity Origins, but nung binalik nila yung Classic V2, it's not the same as before, because kapag lumalaban ka, ang in-earn mo is mostly just the coins, ano? However, binalik nila yung system in a different way, no? So ang way to earn na in Classic V2 right now is to enroll or register in the Premium Cursed Coliseum, and I think there's also the Grand Tournament, ano, which hindi ko talaga siya pinapasok, no? Anyway, maybe one of these days I will do, but makikita nyo si Spectrax, meron siya mga matches in the Cursed Coliseum. So the only thing is, kapag kayo ay papasok ng Premium Course Cursed Coliseum, of course, merong kailangan nyo mag-shell out ng SLP to enter it. So I believe it's 150 SLP to enter the Premium Cursed Coliseum, but meron din corresponding prices in terms of SLP. Pag kayo ay nanalo, no, you can win as much as 3,000 SLP kung makukumpleto nyo ang 12 straight wins doon sa Cursed Coliseum. So if your team is really really good, you might wanna consider registering for the Cursed Coliseum. Wow, tinamang ganda. puno ng poison yung kalaban ni Spectrax. Wala na ito. Pero, no,
kahit puno ng poison ng kalaban ni Spectrax, yung kanyang mga kuan. Oh, there you go. Oh, speaking of Curse Coliseum, si Spectrax pala yung puno ng poison, mali, baliktad. Nagkamali ako doon, sorry. Anyway, so yeah, kung ang team nyo eh malakas-lakas, I would encourage you to join Curse Coliseum. Or kung ang loob nyo ay malakas, kahit hindi malakas ang team nyo, then go ahead and join the premium Curse Coliseum. But just get ready to burn your SLP, ano? The thing is, manalo ka lang ng tatlo, bawi mo yung ininvest mo, no? And if you win more than 3, then meron ka ng earnings doon. Okay, this match is wrapped up. Okay, so ang kalaban naman natin dito, or kalaban ni Spectrax dito, ay si Shine or 86, and ang team niya yata or guild niya is Shine, ano. I wonder if what they meant was Shine. That's Japanese for Dai, no? Shine. Probably the same character as Sha sa Chinese, no? Okay, so, yeah, that character is very common, lalo na sa mga nagtitigas-tigasan, ano. So, anyhow, uy, nagawa pa ng damage talaga bago namatay yung kanyang isda, no? But that's one good thing, ano, sa mga isda na ito, kasi napakabibilis nila. So usually, they're at the very start of the order ng attack and exchange. And then ito na naman yung hirap na hirap siyang kalabanin, ano, itong discard bag na ito. For one thing, mahina kasi, you can see, no, mahina yung attack niya laban sa bugs. And then not only that, ano, dahil sa discard ability, nauubusan ka ng card. Buti na lang may poison na nakatanim doon sa bag na yon at maagang namatay agad, ano. And here yung kalaban niya ay yung isda na lang, and usually kailangan niya ubusin yung energy niya to survive. But the good thing is every time na may stun, so ngayon dalawang beses magmi-miss ang tira nitong isda na to, kahit na meron pa siyang energy na ini-spend, magi-stun at magi-stun pa rin siya, no. So I think here, oh, may speed boots pala yung isda niya, no. So may chance manalo yung isda niya rito. Let's see. Pow! Uy, buti pumasok yung stun, ano, at hindi pumasok yung huling damage ng isda. Nice win for Spectrax. Okay, ang kalaban niya naman ngayon ay si Loyon, ano. This is fresh off the grill. Ika nga, at kakasin niya lang sa akin a few minutes ago, no. Now, sabi niya sa akin sa kanyang notes is napakahirap daw kalabanin ito, and I can see why, ano. Kasi nga, for one, mahina siya sa bug. And not only that, meron pang eggshell and balloon pop yung kalaban niya na ito, no. So, talagang I would say yes, mahirap nga ang kalabanin ito. Uy, hindi lang yun, ano, meron pa palang energy destroy. So kahit walang energy steal itong kalaban niya, merong energy destroy, and then sinusupplement naman itong Luna Absorb para magkaroon siya ng extra energy, no. So very very troublesome itong kalaban niya. But the good thing is nataniman niya ng maaga itong bird ng poison. So ngayon it's done. Kaso lang kasabay namatay nun is yung kanyang plant, no, dahil may poison din. So kanya-kanyang lason lang sila. Okay, so ngayon wina-workout niya na yung harapan, yung plant, to get through it. It's more effective that way, ano, kasi dalawa silang tumitira at pumapasok yung tira nila dito sa plant. Not only that, pinabaunan niya pa ng lason. So every time na may tumitira or gumagamit ng energy, there you go, pumapasok yung damage. So isang tira lang. Okay, tingnan natin. Yun, so patay ang kanyang plan, no. I'm very curious bakit niya panilagyan ng or ginamitan ng card, but maybe it was a zero card, hindi ko kasi napansin, ano. So ngayon, one on one sila, Termi versus Bug. Ito yung sinasabi niyang mahirap, ano. And not only that, meron pa kang self heal yung kalaban niya. So very very challenging ang lakas ng Bug laban sa kanya, no. 108, let me see ilan ba yung okay, so supposed to be 80 lang yun, ano, but it looks like it's a very strong attack against sa kanya, and meron ding sticky goo yung kalaban niya, no. So
yun, plus merong zero card yung kalaban niya. So kung ma-anticipate nung kalaban niya at mabibilang ng tama yung attack, then maka-counteract niya yung guno. So I wonder bakit pinili nung kalaban niyang okay, I see. Siguro in-anticipate nung kalaban niya na yung gu or yung stun ilalagay ni Spectrax sa dulo, no? So na-onsehan niya yung kalaban niya, no? Because of that, uy, eto na yung Blood Moon. And the good thing is mauuna si Spectrax and nag-save siya ng enough, ano, para mag-double champ and pow, 214 ang gandang critical ng panapos niya. Okay, ito na ang ating last match for this episode. At ang kalaban niya ay si Jumping Badong. Okay, Badong. Very traditional Filipino name, ano, si Badong. Okay, so it looks like it's a weird poison team, ano. Kasi you can see poison yung nasa likod, no? Yung venom spray yung nasa likuran nila. Yung isa niya, this one is a typical poison team, ano? Yung smart shot, yung champ, then yung dalawang poison sa kanya, no? But this one is weird kasi meron siya nung sneaky bastard, pero yung likod niya is a mushroom heal, ano? So interesting. Let's see kung paano gagamitin ng kalaban niya sa laban etong Shroom's Grace, no? Shroom's Grace. Okay. So, nabigyan na ng poison etong mid lane ni Spectrax. And, you know, quite troublesome dito sa may smart shot, ano? And here, but at least nakapagtanim din siya ng dalawa or apat na poison dito sa back lane ng kalaban niya. Yun lang, as I've said before, and yan, ginamit niya na yung kanyang Shroom's Grace. Yun ang troublesome dito sa kalaban niya, no? Kasi mag-heal siya ng mag-heal and almost baliwala yung kanyang poison, ano? Well, not baliwala, but it's greatly diminished in effectiveness because of that, ano? All the while, dahil may poison na si Spectrax dito at saka dito, wala siyang heal. So itong dalawang to, naghihintay lang silang mamatay, which over here patay na ang mid lane niya. So ngayon, yung kanyang yung mid lane ng kalaban niya at yung back lane ng kalaban niya, pareho silang may access na sa Terminator ni Spectrax, ano, which is nakakatakot. So as I've mentioned, ayan na, sinimulan na siya nung smart shot at tinaniman agad ng poison. Buti na lang walang kapartner na plant card, or not plant but bug card dito, no? Kaya hindi na activate yung poison damage nung kanyang barb strike. Kasi yun ang precondition ng barb strike. Kailangan merong ka-chain. So ibig sabihin, another bug card galing sa team member nung Axie niya na may poison to activate the bonus, ano. Okay, so here kahit di niya na ginamit yung smart shot niya, namatay na rin kasi yung kuan ni Spectrax, ano, yung kanyang front lane. So at buti na lang here, nauna siya at ginamitan niya ng stun yun. So walang kwenta yung poison spray na yan or venom spray na yan. Oy, yun. Oy, hindi umabot yung self heal ang gana, and then patay, tapos siya sa blood moon, ano. Okay, that was a very nice win, smooth as butter kung tawagin. So kung nagustuhan niyo itong video na ito, please go ahead and like it and make sure panoorin niyo yung ating mga video sa ating channel. So pag nagustuhan niyo naman ang ating content na dinedeliver dito sa channel na to, I will be so grateful if you consider subscribing, and I will see you in the next battle.